τις πάνες στο λόγο. Βγάλουμε στα ένα unit. Ένα unit θα λάβουμε σαν αυτήν. Ήσουν Titan. Το κουτί. Σαν Naked Classic bike. Ganda yung kanyang disc brake na rin siya. Ganun siya mudguard. Mudguard. Pogi. Ganda yung mga ano niya. Yung tanka niya is headlight, poly LED, inverted suspension, malaki rin. Ang sukat ng gulong is 108x80x17. So 17 yung kanyang max. At ayun, fully stainless na rin ang kanyang exhaust pipe na may roon na rin na senator. Maganda tong pipe niya. Ang gagawin mo na lang, big elbow na rin to. Kung magpapalit ka ng aftermarket, pwede mo to. Paputol mo na lang, tapos pa-welding mo. Ganda rin. Naliligyan siya. Ang dami na siya. Naliligyan siya. Good morning mga kasigan. So yun, today, magre-review natin yung bagong labas natin kahapon na Titan. At kahapon nga pala natin siyang nailabas, no? At yun, kahapon kung makikita nyo dun sa video na bago to, crush na crush yan, no? Kaya lang, syempre, balot na balot pa yan yung kinuha natin. Siyempre may mga alikabok din yung maiwasan. Nilinis ngayon ng mismong branch manager mismo ng Rusi. So ngayon, ang gagawin natin is i-review natin siya. Ano bang meron sa mga motor natin? Ano ba yung maganda sa kanya? No? So, flex natin ang mga bagay na meron siya. No? Bagong motor ngayon. So yun, tara samahan nyo ko. Tignan natin to. Check it out. Yes! So yun na nga, nasa harap pa na natin yung ating nilabas na motor na Rusi Titan 250Fi. So ayun, sisimulan natin siya dito sa kanyang upuan. Ang kanyang upuan is classic na classic. Malapad siya. Ayan. Malapad siya. And then, medyo siya may pagka-leather na rubberize, I think. I don't know. Pero maganda siya, masasabi kong napaka-comfortable, lalo dito sa may bandang angkasa niya is napaka-comfortable ng upuan. As itong tangke niya, ayan, makikita niya meron siya ditong sticker ng Titan 250Fi at may meron siyang ganyan attention off rider na nagsasabi kung anong dapat mong gawin bago ka mag-motor. Ito yung kanyang gas cap na tinatawag. So yung gas cap niya, napaka-professional tignan, napakaganda. Fuel capacity na ito, ayon doon sa branch manager na nakausap ko is 14 liters ayon doon sa branch manager na nakausap ko kahapon. At ito, yung kanyang
tawag dito, indicator dito. Andito siya lahat. So, neutral, hand temp, heat temp, ayan. Left and right na ano siya. At ang kagandahan dito is fully digital na siya, no? Tapos meron yan switch dito. Bali, hindi siya switch, ano pala siya. Change color, and itong isa is for changing ng kilometers sa mileage siya tayo. Ewan ko. Pero, ayun nga. Tapos makikita nyo, medyo maangas na rin yung kanyang key slot. At meron siya dito. Kagandahan nito, meron na siyang charging port. At ito siya. Bubuksan natin. Wait lang. Ayan ang kanyang charging port. Ayan. Pwede ka dyan mag-charge. Pwede ka dyan... Kunyari, nagbablog ka, no? Yung camera mo, easy to charge mo dyan. At dito tayo ngayon sa handlebar niya. Ang kanyang handlebar ay masasabi kong magiging komportable ka dito sa motor na to dahil sa taas ng kanyang handlebar, pero hindi siya ganun na hindi siya ganun kasi nakayuko. Hindi siya ganun kataas, no? Madali lang din siyang maneobra. At ang dito sa kanya, andito sa left, ito sa right, kill switch, ayan, at ang kanyang starter, tapos yung preno niya is maganda, ito yung lagay ng kanyang oil, tapos dito, side mirror, ayan, tapos dito naman sa kanyang left side, is horn, turn left, turn right, signal light switch, and high beam and low beam, ayan, nandyan yan. Tapos, yung clutch niya, ayan, malambot. Isang kamay lang kaya. Oh, sorry, dalawang daliri pala. Medyo, ano siya. And then, ito, yung kanyang side mirror. Napakaganda. Ayan, tapos meron pa siyang quality check pass. Ayan dyan. So, dito sa kanyang headlight is fully LED. Ayan. LED na siya. Wala ka nang babaguhin dyan. Masasabi kong malakas talaga ang ilaw niya, lalo sa gabi. At itong signal light niya, parehong LED. Tapos itong fender, pinaka fender niya is, masasabi kong napakatibay, no? Hindi siya ganun, hindi siya plastic. Ewan, plastic na, ano, pero hindi tinipid yung, ano niya. Kasi itong gilid na to is alloy. Naka-inverted fork na rin siya ng malaki. Ayan. Maganda inverted fork niya. Nasa aming taba, oh. Tapos, mugs na rin siya. Ayan. Dito sa front niya, may kita nyo is yung caliper niya. Na merong dual. No? Dual to. Yung caliper na to. Tapos, malaki yung kanyang disc brake. Ayan, at ang sukat ng gulong na ito sa harapan is 100x80x17. Tubeless na rin to. Itong kagandahan nito is tubeless. So, wala ka nang poproblemahin dyan. Tubeless na siya. At dito, meron tayong oil cooled na tinatawag. Okay na okay to sa long ride. No? Tapos dito sa may bandang baba, ito, meron siyang plastic cover na para dun sa mga tatamang bato, no? Tatamang kung ano man etches dyan. Ayan. Tapos yung exhaust, makikita nyo rito, stainless. Yung muffler is fully stainless na siya. Ayan. Tapos meron siyang 1.3 liters ng oil. Ayan, FI na rin to siya. Ayan yung FI nyo. Ayan. Tapos meron siyang guard dito. Ayan. Plastic. Ito, plastic pero quality. Tapos meron siyang attachment ng stainless cup at plastic. Ito na yung pinaka-five kaha niya. No? Para siyang style nito is naked CVR. Ewan ko, I think. Ayun lang. At meron tayo ditong, ito, ang kanyang brake is goods na goods. Medyo matigas pa ngayon kasi nga, brand new. Tapos ang kanyang swing arm is malapad. Ayan, nakapakita nyo, napakaganda ng swing arm niya. Ayan. Tapos meron siya ditong monoshock
na napakaganda rin, napaka professional tignan. At ayan, meron din siya ditong tapalodo sa likod para iwas talsik nga naman, diba? Tapos ito yung kanyang oil na lagayan, maganda na box. Tapos ito yung kanyang likod. Ayan, meron pala siya ditong hawakan ng back rider mo, no? Tapos meron siya itong caliper, single pero goods to. Sabi kong hindi ka madidisgrasya sa brake niyan, napakaganda. Tapos ito nga, sa likod niya is meron siyang mud guard. Ayan. Tapos meron siyang lens na ganyan, reflector. Tapos dito, tapos meron din siyang ilaw na yan nandito para sa plaka. Tapos yan, fully LED na rin. Ayan yung mud guard niya sa likod. Tapos dito yung kanyang taillight, LED na rin yan. Wala ka nang papalitan talaga sa motor na to. So this brake nga sa likod is hindi ganun kalaki sa harap, medyo mas maliit to, no? Tapos ayun nga, mags rin to. Ang sukat naman ng gulong nito sa likod is 130x70x17 tubeless, goods din. Chain guard, plastic, goods. At ang sprocket nya is malaki, I think 30 teeth yata ito eh. Wow, malaki. Malaki, malaki ang ano niya. Tapos ayan nga, yung swing arm niya is malapad. Pang MotoGP na ito eh. No, ganda. Tapos yung ilalim niya, ayan. Ayan yung monoshock niya. Is hard and soft. Ayan, meron siya. Kung gusto niyo i-adjust, ibaba, itaas. Masasabi ko, napakaganda ng monoshock. Napakaganda ng na ito. Napaka-aggressive ng motor na ito. And then, ayan. Tapos meron siyang foot peg dito ng angkasan. Is good. Tapos ito is kung sakaling matumba is ayan, magaganyan lang siya. Ayan. Tapos ang shifter niya is malambot. 1 down, 5 up. Bali 6 gear to. Ayan. Tapos ito rin yung gilid niya. Yung kaha niya. Ito. Kaha niya sa gilid. Pares lang. Same. Doon sa kabila. And then, ano pa bang meron dito sa motor na to? Ang special dito is, ano siya? Hindi pa siya ABS ha. Ano pa rin siya? Normal lang na brakes. Ayan. Ito motor na pala na to is gawa ng Longsin. Ayan guys, isang manufacturer sa China. Pero, ang manufacturer na yun is buburi ng makina ng BMW. So, sila rin nagsusupply kay BMW ng makina. So, nirebrand na lang to ni Rossi. Pero Longsin talaga yan, no? Ayun, tapos yung compartment niya, wala siyang compartment. Kukunin ko yung susi, tapos papakita ko sa inyo yung buong ano ng motor, ne? So ito na nga yung susi. Testing natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang gauge. Ayan, nakita nyo naman. Itong switch to is palit kulay lang. Hindi lang siya, ayan, papalit siya ng kulay. Blue, green, ayan, red. Tapos ayun nga, wala siyang switch ng ilaw, may daylight driving na siya. Ayan, LED na yung harapan niya. LED ang bukas yan. Ayan, turn signal light niya, stick din. Ayan, diba? Ang ganda. Ayan, goods. Tapos ito yung sa likod niya, meron siyang ilaw dyan. Makikita niya may ilaw siya dyan. Brake light, tail light niya. Ayan, kita niya diba? Ganda. So ngayon, sound check tayo. Sound check. Bangis. Actually, one click lang siya. Napatay kasi yung kill switch niya. So
tubeless, gulong, tubeless, FI, tipid sa gasolina to. Angas, wala ka lang papalitan dito. Yun nga mga kasagad, so mainit. Nakikita na nakaano pa ako. Pero ayun, first impression ko sa motor, napakaganda. Napakasmooth ng takbo niya. Hindi ko alam kung dahil sa bago lang ba siya or may pagbabago yan pagdating ng 1 month or 2 months. Pero I think sana wala na, no? Kasi napaka-aggressive talaga ng motor na yun. Napakaganda ng motor na yun. And then, una ko siya nasakyan kahapon, is napaka-comfortable niyang sakyan. At hindi ka talaga magre-reklamo kapag si Titan yung gamit mo, no? Pero si baka naman. Pero ayun nga, maganda yung unit. And then, FI nga siya, no? Dual disc brake, harap likod, tubeless. Wala ka nang babaguhin yung muffler niya. Goods na ako doon. Wala na akong, hindi ko na siya papalitan ng aftermarket na muffler. So, wala na akong babaguhin. Wala akong babaguhin sa kanya. Kung magkaroon man ng konting modification, magagawa ko ng video yun at papakita ko sa inyo. So, after 1 month kung gagamitin, gagawa rin ako ng video para sabihin kung anong pagbabago o ano. Pero sana, itong motor na to is walang maging problema. About sa seat height. Seat height niya, ang height ko is 5'8". So, medyo tiptoe na ako. So, pero kayang-kaya naman siya ng mga 5'5". Kasi yung asawa ko is 5'5". Pero kayang-kaya niya. May tutungkod niya yung paa niya. So, walang problema sa height yan. Basta, tis pogi talaga. Sabi nga nila. So, yun lang. Sana, huwag nyo kakalimutan mag-like and share and subscribe para maging updated kayo lalo doon sa Rosie Titan natin. So, ayan na, gawa yan ni Lunsin, no? Lunsin brand yan. So, binili lang ni Rosie yan kay Lunsin. At si Lunsin ay isang sikat na manufacturer pagdating sa mga motor sa China. At yun ay isa sa nagbibigay o nagdi-distribute ng makina para doon sa BMW. Okay? Bye-bye.